Sige po. Alam ko po na bawat isa ay kuha na po na makinig ng mensahe na kuha sa pinakapuso ng ating Panginoon. Kaya na pong lahat ay tumayo. Kaya na pong lahat ay tumayo. At magtaas po tayo ng dalawang kamay patungo ng langit. Kaya pong lahat ay yumubo at pumikit. Sapagkat nakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos. Sapagkat sa oras po ito, muli po natin pakanasain ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power na mag-aatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Let your glory fill this place. Let your presence fill. Oh,
Panginoon sa ating mga paa. Taas po natin ang mataas ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Come on. Stand to our feet. Lift our both hands to the Lord. Lift them up higher to Jesus. Bow down our heads and close our eyes. And give reverence to our Holy God. Hallelujah. Oh, Father, we are here just for you and you alone. We came here, God, to give reverence to your holy name. We came here, God, to listen to your word and put them all into practice. We came here, God, to be touched by your Spirit, to receive healing and miracle, and to be blessed by you, O Jesus. Pero higit sa lahat, Panginoon, we came here, Lord, to thank you for all the blessings that we are receiving. We thank you, Lord, for the good health. We thank you, Lord, for every beautiful thing that you are doing in our lives. Father, receive all our praise, Lord. Receive, Lord, all our worship. Yan po ay para lamang sa iyong dakilang pangalan. Yes, Lord. Sige po, pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan po natin siya. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yes, thank God for the victory. Thank God for the crowns, for the victories, for the blessings and promotions, for His divine protection. Come on, thank God. Yes. Oh, hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, everybody. Magiging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Happy God. Yeah!
Thank you.
sa Diyos. At hindi rin pare-parehas yung level of experience natin sa Diyos. Pitao po ho ba rito? At ang kasabihan natin sa Diyos ay pinupuno ng Diyos base sa ating kasabihan. At base sa level of experience natin sa Diyos, yun ang ating hinahangad. Nakikinig po ba tayo? Pwede kang maligo sa isang pool na mababaw lamang. Pwede ka rin namang maligo na tabo lang ang gamit mo. O kaya naman ay mag-shuffle ka lang kung gumamit ka ng hose. Pero kung gusto mong maligo sa mas malalim na kung saan ay hahayaan mo na hindi mo maaabot yung ilalim, kundi talagang na matututo kang lumangoy ng malalim. So nasa sa iyo yun. Amen po ba? Ganun din po yung ating naisip para sa ating Panginoon. Amen po ba? May tao pa po ba rito? Yung isang babaeng dinudugo na iyon na 12 years yung dinudugo, siya ay pinagaling ng Diyos instantly nang hawakan niya yung laylayan lamang ng damit ni Jesus. Just the hem of the garment of Jesus. At ano ang sabi ni Jesus? May power na lumabas sa akin. At ang sabi ng Panginoon sa babaeng iyon, nung inamin niya na siya ang humawak ni Jesus at may power na lumabas kay Jesus, sabi niya, sabi ni Jesus, your faith has made you whole. So it means hindi pare-parehas yung ating pananampalataya. Amen. Sabihin mo ito, ang pananampalataya ko. Lakasan mo. Ang maghahatid sa akin. Sa pangarap ko. Yes. Ang maghahatid sa iyo sa pangarap ko ay ang pananampalataya mo. Amen. Itapa ho ba rito? Yung pananampalataya mo ang maghahatid sa iyo sa pangarap mo. Sabi nga nila, libre ang pangarap. Pero hindi lahat ng libre pangarap ay nagkakaroon ng katuparan. Ang pangarap na nararating lamang ay base sa ating hangarin at pananampalataya. Of course, if you have desire, you must have faith. And if you have faith, of course, you have desire. Amen mo ba? So, ulitin mo uli, ang pananampalataya mo ang maghahatid sa akin sa pangarap ko. Ngayon, isipin mo, ano yung pangarap mo? Ano yung pangarap mo? Kung ano yung pangarap mo, samahan mo ng pananampalataya kay Jesus. At yung pangarap mong yan, matutupad yan. Amen. At magugulat ka, yung pangarap mo, mas mataas yung pangarap ni Jesus. Laging mas mataas yung pangarap ni Jesus. Kaya nga ayaw ng Lord na lagi nang nagmamadali. No? Kasi pag nagmamadali ka sa magluluto, hindi masarap yung luto mo. Magmadali ka sa magpaplansya, hindi maganda yung pinlansya mo. Magmadali ka sa maglalaba, hindi mas maganda yung nilaban mo. Lahat ng gagawin mo ng madalian, hindi yan maganda. Amen. Pero pag talagang iyan ay pinagtiyagaan mo, pinagtiisan mo, no? Nagsacrifice ka riyan, alam mo, that outcome will be great. Amen. Kaya sabihin mo uli, ang pananampalataya mo ang maghahatid sa akin sa mga pangarap ko. At ang pangarap ng Lord mas laging mas mataas sa pangarap mo. At yung mga sayings na iyan, lalabas siya in a poster, in a booklet. Lalabas po yan. Amen. At lalabas po yan sa mga t-shirt. Lalabas po yan. Yan ang mga susunod nating t-shirt. Mga nakalabas yan. Hindi lang isa, napakarami. Yan ang susuotin ninyo. Kahit saan kayo magpunta, yan ang suot-suot ninyo. Amen po ba? So ngayon po ay buksan natin ang ating mga Biblia in the book of 2 Timothy. Chapter 3, verse 10 and 11. You, however, know all about my teaching. Anong sabi ni Apostle Paul kay Timoteo na kanyang son
in faith. Kilala mo ang aral ko. Amen po ba? Sino rito ang nakakakilala sa aral ko? Bitao pa ho ba rito? Kilala mo ang aral ko? My way of life, ang uri ng pamumuhay ko, kilala mo. My purpose, my layunin, my faith, pananampalataya ko, my patience, ang pagiging pasensyoso ko. Alam mo, ang pagiging pasensyoso, hindi yung tahimik ka. Ang pagiging pasensyoso, yung bang nagtsatsaga ka hanggang wakas. Amen. Amen mo ba? Yes, yun ibig sabihin ng pasensyoso. Pagmamahal, love, endurance. No? Yun na nga, patience, endurance, pagtsatsaga. Persecutions, mga pag-uusig. Sufferings, mga pagtitiis. What kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra? The persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. Kasi sabi, the persecutions I endured. Hindi lang persecution, ha? Persecutions. Yung mga pag-uusik o tutuligsa na binata ako. Ang dali mong Tagalog, no? Binata ako. Ganoon. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Itong verse 12 ang napakaganda. In fact, not in vlog, but in fact. It is a fact or a vlog. In fact, not a vlog, but in fact. Rabi mo sa katabi mo, in fact. Sa katotohanan, pakisabi sa katotohanan. Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Sa katotohanan, lahat ng gustong mabuhay ng matuwid kay Kristo Jesus ay ipipersecute. Lahat ng gustong mabuhay ng matuwid kay Kristo Jesus ay ipipersecute. Nakikinig pa ba tayo? So ano ang mamagat? In the book of 2 Timothy 3:10-12, persecution is a sign of fruitful Christian life. Yeah. Yeah. May tao pa huwag ito. Hindi na nahihirapan gumawa ng sermon. Yung mga kapatiran natin buong mundo, ayan na, in-outline ko na yan. Pati hindi lamang yung under ng kingdom fellowship, pati yung mga anak natin sa ibang church, ayan na siya. Persecution is a sign of fruitful Christian life. Sa Tagalog, ano sa Tagalog? Ang pag-uusi ay palatandaan ng isang mabuhay ay mabungang Kristiyanong pamumuhay. Alam mo, naalala ko nung bata pa ako, pupunta kami sa mga vacant lots. At mga vacant lots na ito, may mga puno ng mangga, may mga puno ng aratilis, may mga puno ng bayabas, puno ng kung ano-ano puno. At ang ginagawa namin, no, inaakat namin yung bakot. Yung mga baboy, inaano namin yan, binubuka namin yan. Kaya pag nakita mo naka-short ako, nakita mo marami akong peklat, buka ng baboy rin. Ganyan. Kaya hindi maganda yung legs ko. Pero okay lang. Oo, kahit hindi maganda yung legs ko, huwag ka nang titingin sa legs, sa mukha na lang. Bakit po? Kasi kaya namin ginagawa yun kasi nakikita namin mabungay. Amen. Pag hindi namin maakyat, hindi namin masungkit, tinitirador namin. Amen. O kaya kumukuha kami ng bato, binabato namin, ang tirador namin hindi kagaya nung kay Haring David. Oo, kay David. Yung kay David kasi slingshot yun eh. Yung ginaganon, binibitawan yung isa, slingshot yung kanya, ibang klaseng natirador yun. Sa amin yung slingshot namin, V-shape yun eh. Diyos, ginaganon namin. Nakikinig pa po ba tayo? Slingshot din yun, pero mas tama yung word na slingshot kasi ginaganon talaga yun eh. Sa amin, di ba? Ginaganon. So, ano po ang dahilan bakit namin
inaakit yung mga puno. Bakit namin tinitirador, kinakawin, at pinagbabato? Bakit? Kasi marami bunga. Kaya ang isang Kristiyano na talagang nagbagong buhay, ang isang Kristiyano ang ginagawa ang kalooban ng Lord, naglilingkod sa Diyos, nag-evangelize, pinipersecute. Kapag hindi ka nakakaranas ng persecution sa buhay mo, hindi ka tunay na Kristiyano. Maliwanag po ba? Balikan natin yung verse 12, 2 Timothy 3:12. Ang ganda nito. It is a fact or a black? In fact. Not a black. But a fact. Tawa-tawa ka. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Sa katotohanan, lahat ng gustong mamuhay ng matuwid kay Kristo Jesus ay ipipersecute. Kaya pag hindi ka nakakaranas ng persecution, you are a black. It means hindi ka totoo. Amen? You are a fake. Merong isang hardinero, tinitigan niya yung mga flowers sa garden, pero may mga flowers siya hindi tinitigan. Tinanong siya ng isang babaeng dumadaan, Mr. Gardener, bakit hindi mo tinitigan niya yung mga flowers? Nang hindi ang gardener na iyon at ang sabi niya, ayan ba? Mga plastic yan. Hello? Tingnan mo ay katabi mo kung plastic. O totoo yan? Baka manikin niya. Amen? Kaya pag totoong Kristiyano ka, you will be persecuted. Whether you like it or not, ipag-pray mo man yan o hindi, you will be persecuted. Kaya sabi na isang kapat sa ibang bansa, pinakalat ko po yung minsahin ninyo, pinersecute ako, kaya hindi ko na pinakalat. Hello? Nagtayo ako ng gawain sa ibang bansa, pinersecute ako, in-stop ko na. Brethren, you do not know what the Bible is saying. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Hello? Guhitan mo yan? Sa katotohanan, sino man ang gustong mabuhay ng matupid sa Panginoon kaysa Kristo ay ipipersecute. Ipipersecute ka ng nanay mo, ng tatay mo, ng kuyo mo, ng ate mo, ng asawa mo, ng iksungon mo, ng kapsat mo, ng amigo mo, ng pariente mo, ng kapatid mo, ng kaputol mo, etc., etc. You will be persecuted. Nung ako hindi na tumutugtog at hindi na umaawit ng mga makasanglibutan, ano sabi ng mga kapitbahay ko? Si Ricky, baduy na, baduy! O, tinawag akong baduy. Sapagat hindi na ako umaawit ng sanglibutan. Ang inaawit ko ay sa Panginoon na. Nagiginig pa ako batang. Ganun yun. Pero ang katotohanan lang, ang mga baduy, yung umaawit ng mga makasanglibutan. Amen. Walang sumasagot. Lakasan po natin yung amen natin. Amen. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Pag talagang nabubuhay ka ng matuwid, hindi persecute ka talaga. Amen. So number one, as you, persecution is common to every true Christian. Write it down. Persecution is common to every true Christian. 2 Timothy 3:12, binasa na natin kanina yan. Ang persecution ay ordinaryo lang sa bawat tunay na Kristiyano. Pakisabi tunay. Merong costume party. Do you know costume party? Yung mga Halloween party, costume party. Eh, maloko siya, nag-costume siya, Satanas. No? Yung alam natin Satanas na may sungay, may buntot, pangit ang mukha, may malaking tinidor. Pero sa katotohanan, hindi ganun si Satan. Guwapo yun eh. Son of the Morning Star, yun ang pangalan ni Satan, Lucifer.
Napakagandang pangalan. Lucifer means son of the morning star. Ngayon, after ng costume party, itong nag-costume ng Satan, umuwi na siya. Ngayon eh, nang pauwi na siya, napadaan siya sa isang Bible study. May Bible study? Nag-aawitan? Itao pa ho ba? Ngayon, hindi niya namalaya, nakapang-Satan pa rin siya. Nandiyan ba kayo? Nakapang-Satan pa rin siya. Palapit siya ng palapit sa Bible study, hawak-hawak niya malaki niyang tinidor, mukhang Satan siya, pangit niya, may sungay, may buntot. Paglapag, hindi niya namamalaya, Bible study, palapit siya ng palapit. Di nakataas yung kamay ng mga attendee. He is Lord, He is Lord. Biglang napatingad kayo. Sumigaw siya si Satan, sabi niya. Nagtinginan ngayon lahat. Yung mga dumadalo sa Bible study, pati yung preacher. Sabi nila, Devil, in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God, we rebuke you. Come on, get out, go. And leave this place. Eh, since na hindi naman siya totoong Satan, hindi siya lumalis, dahil siya lumalapit, curious siya. Awakawan niya niya. Sa paglapit niya ng paglapit, nagtakbuhan lahat ng mga tente, pati yung preacher. Eh, may naiiwan ngayon, hindi siya makatakbo kasi pinay siya. Sabi niya, Satan, pinay lang ako sa physical na katawan, hindi sa espiritu. At sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Sa katotohanan nga, hindi siya totoong Satan, kaya lalo siyang lumapit. Sabi niya, hindi mo ako kaya, Satanas! Sabi ng pinay, lumayas ka! Eh, hindi talaga lumala si Satan kasi hindi siya si Satan eh. Ito ang sabi ng pinay. Satan, gusto ko sabihin ko sa'yo, matagal na